Welcome back dito sa ating channel, Soli Deo Gloria Native Chicken. Pag-usapan natin ngayon kung bakit may mga itlog na hindi napipisa sa ating incubator. Pero bago ang lahat, gusto ko muna magpasalamat sa ating mga subscriber at patuloy na sumusuporta dito sa ating channel. At sa mga bago pa lang dyan at hindi pa nakapag-subscribe, please mag-subscribe na kayo para po lagi kayong updated sa ganitong mga topic patungkol sa ating backyard, patungkol sa ating mga manok. Maraming salamat. Unang dahilan kung bakit hindi napipisa yung itlog sa ating incubator is baka yung itlog na isinalang natin sa ating incubator is infertile in or walang similya na itlog. So kahit gaano pa kaganda yung ating incubator, calibrated yung thermostat, calibrated yung humidity, pero pag yung itlog na isinalang natin ay walang similya, hindi talaga yun mapipisa. So bakit may mga infertile na itlog? Una is baka yung mga breeder natin ay matanda na. So yung inahin at yung tandang natin, pag matanda na yan, makaproduce pa rin naman yan ng itlog, pero yung itlog na maproduce nila is walang similya. So kung maaari, pwede na natin i-dispose yung mga matandang breeder natin at palitan natin ng mga bago, nang sa ganun ay maiwasan ang pagka-produce or pagkakaroon ng infertile egg, at para hindi masayang yung oras at panahon natin sa paghihintay habang sinasalang natin sa ating incubator. So pangalawang dahilan kung bakit may infertile na itlog is baka yung itlog ay na-mishandle natin or hindi natin na-handle ng maayos. Baka yung ugatan o yung paitlogan natin is nababasa tuwing umuulan, or baka may mga dumi doon ng mga breeder ng mga manok. So baka na-mishandle natin yung mga itlog. So lagi po natin i-check yung paitlogan natin, lagi po natin bisitahin, lagi natin tingnan kung okay ba or nasa maayos ba nakalagayan yung ating paitlogan. Nang sa ganon ay maiwasan natin pagkakaroon ng infertile na itlog. Pangatlo din, ang dahilan kung bakit may mga infertile na itlog is baka yung itlog ang matagal natin isinalang sa ating incubator. For example, kinuha natin sa paitlogan at dinilagay natin sa egg trays, ang nabutan doon ng 20 days pataas, no, or 16, 17, 18, 19 days pataas doon. So yung itlog po, masisira po ang similya noon. So hanggat maaari 7 days, pwede na natin yung isalang sa incubator, or mas pwede pa rin siya hanggang 15 days basta okay lang at ma-handle natin ng maayos yung mga itlog. So kung hanggat maaari is huwag na natin patagalin pa ang itlog bago natin ilagay sa ating incubator. So ang pangalawa kung bakit hindi napipisa yung itlog is baka naman yung ating incubator ay wala sa tamang condition. So baka yung incubator natin is sobra sa init, or baka yung incubator naman natin ay kulang sa init. So kahit fertile yung itlog na isinalang natin dito sa ating incubator, pag yung incubator natin ay wala sa tamang kondisyon, hindi po mapipisa yung itlog na inilagay natin dito. So i-check po natin yung ating incubator palagi. So dapat yung standard heat ng ating incubator is 37.2 power on, or 37.0, okay na yun. And then 37.8 mag power off. So yun po yung standard na heat ng ating incubator. So i-check din po natin, dapat po yung incubator natin is sakto sa butas. Tayo lang po ang maka-control noon. I-check po natin palagi. Hawakan natin yung mga itlog doon. Baka sobrang init, so pwede natin dagdagan yung butas ng ating mga incubator. Nang sa ganon ay hindi masyadong mainit sa
sa loob. So, or i-check din natin, baka yung incubator natin is sobra naman or maraming butas. So, yung ang mangyayari, yung heat sa loob ay hindi maka-stay. So, lalabas agad. So, masisira din yung similya ng ating itlog. So, i-check po natin. I-check po natin lagi yung ating incubator kasi napakalaking bagay po nun na lagi nating mabibisita, lagi nating tingnan kung nasa maayos na kalagayan o kondisyon yung ating incubator. So, baka din isang dahilan no, na kahit fertile yung egg na isinalang natin is baka sa area natin is nagkakaroon ng run out. Dito sa amin, nagbabrun out din naman, pero one day na brun out is kaya pa yun, pwede pa yun. Huwag lang mag-extend ng 2 or 3 days na brun out, masisira at masisira po yung mga itlog sa ating incubator. So, yun po yung mga reason kung bakit hindi napipisa yung mga itlog sa ating incubator. So, baka naman, no, kung mapansin natin, 18 to 19 days, makikita natin na may mga itlog na na-crack. Ibig sabihin nun, okay na fertile yung egg, okay yung ating incubator. And, pero hanggang 19 days or 20 days is crack pa rin siya at hindi nakalabas yung itlog is yung sisiw sa itlog pwede natin tulungan na makalabas yung sisiw sa itlog. So anong gawin natin? So pwede natin yung kamay natin lagay natin sa tubig at ipahid lang natin doon sa itlog na sang ganon magkaroon ng moist doon sa itlog at matulungan na madaling mabiyak or makrack yung itlog para makalabas yung sisiw doon sa itlog. So, yun nga, i-check lang natin palagi. So, base sa aking mga experience, yun pa naman yung karanasan ko dito sa ating sa ating backyard and gusto ko lang i-share sa inyo. So, sana meron tayong natutunan sa video na ito. So maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan mag-subscribe, comment, and mag-like and i-share natin kung sa tingin nyo ay nakakatulong yung video na ito. So maraming salamat. God bless and to God be the glory.